Nilabas na yung lineup para sa susunod na event ng Flip Top at ito nga ang Vuelta Valentong 11. Bukod sa semifinals ng Isa Buhay, napaka-solid din ang iba pang mga battle. Pero ang pinaka nagpaapoy o nagpasabik sa mga taga-subaybay ng liga ay ang main event battle kung saan ay magtatapat ang dalawang most viewed battle rapper sa buong mundo. Kaya wag na natin patagalin. Tara at ating i-preview ang tapatang Sinyo kontra Shernan. Pero paalala ko lang, lahat ng maririnig nyo sa usapin na to ay sariling opinion ko lamang at kung meron din kayong opinion ay pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Kapanapanabik ang paparating na laban ni Sinyo at Shernan. Grabing regalo to ng Flip Top para sa atin. Pero sino nga ba ang Yamado at Dehado sa tapatan na to? Tara at ating alamin. Gaya ng mga nauna nating content ay meron tayong 10 kategorya na tatalakayin. At ang una sa ating listahan, ang delivery. Pareho tong solido mag-deliver ng mga baon nilang piyesa. Pareho ding mabilis makakonekta sa crowd at isa yon sa patunay na epektibo sila sa paghahatid ng linya. Pero eto, sa tingin ko gahibla lang yung lamang, ibibigay ko kay Sinyo yung kategory na to. Dahil para sa akin, mas malinaw siya mag-spit ng bara kahit simpleng linya ay nagiging maganda. Kumbaga, hindi na niya nilalagyan ng palamuti, rekta suntok agad. Kasi ba't ako matatakot sa albularyo? Eh, yung debut battle ko, meron na akong saneb! Rick, alam ko na kung bakit ka nagpatawag ng albularyo. Kasi alam mo na kada punchline ko may impacto! Oo! Ako yung Andrew Isa Comedy! Pero puts, pag nagseryoso, kaya babala ko to sa'yo, mali ka ng ginagambalang espiritu. Sunod, ang technicality. Pareho silang nakilala bilang komedyante sa liga pero mapanakit at madiin din kapag bumitaw na ng mga technical na sulat. Grabe tong si Sinyo at Shernan, parehong nakakatakot kapag hindi na nagpatawa sa battle. Siguro pwede natin tong ibigay ng patas o tabla sa kanila. Idol mo si Maykosa! Style mo galing kay Luni! At kahit kailan di ka nagtunog ng galo, wag mo kami ginagago! Bullshit! Humanay sa hanay ng di kilala, dyan ay nasanay kayo! Okay yung kanta mong Pilipinong waka, bagay na bagay sa'yo! Pati si Aristotel Polisco, gustong pitasin! Ambisyosong tagabundok, gustong kalabitin yung glak para pangalan pumutok! Pag ito ang topak ko nagtuloy-tuloy, di mo gugustuhin ang magiging katuloy. Mapapasabi ka na lang ng, bakit pa ako tumuloy? Sana hiniling mo na lang na hindi to natuloy. Ayan tuloy, natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Sa pangatlong pwesto, ang creativity. Maraming nagagawang unique na bara si Sinyo at kadalasan ito rin yung mga tumatatak niyang linya. Pero ibibigay ko kay Shernan to kasi mula unang battle niya hanggang sa ngayon ay palagi siyang may ipinapakitang bago. Napakamalikhain yung ginagawa niyang pagko-costume sa battle. Tapos nagagawa pa niyang i-connecta yung props na suot niya sa kalaban kaya nararapat lang na ibigay natin kay Shernan to. Matalino ka, di ba? Eh bakit estilo mo lang ang gustong paniwalaan? Kinukutya ang kakayahan ng iba kahit ang totoo ay isa ako sa iyong hinahangaan. Unang tungtong ko pa lang sa Flip Top, niyanig ko na ang Kalakhang Maynila. Pinalakpakan ng Luzon, Visayas, Mindanao maging karatig bansa tung sinasabihan niyang mahina. From wildcard to tryouts, nakapasok ng Flip Top, naging icon. Matalino ka, di ba? Eh bakit di mo nagawa yon? Sa pang-apat na pahina, ang jokes. Gaya ng nabanggit ko kanina ay pareho silang nakilala sa porte ng pagpapatawa. Kung usapang joker nga ng liga, malamang pareho silang pasok sa top 5 nyo. Mahirap din mamili kung sino ba ang lamang sa kanila dito dahil halos pantay lang sila. Pero para sa sariling opinion ko lang at malamang yung iba sa inyo ay maaaring hindi sumang-ayon. Sa tingin ko, lamang si Sinyo sa aspeto na to kasi para sa akin, mas witty yung mga jokes niya. May mga linya siya na sobrang nakakatawa at the same time ay may mga jokes din siya na mapanakit yung kahulugan. Tapos ako pa. Ang sasabihan nyo na mababaw lang daw ang aking pagpapatawa. Pero di ba mas nakakatawa? Yung mga katagampag narinig nyo nang hihiwalay ng kaluluwa. Puta, ganyan sila? Mga rapper na may super duper powers pa? Sunod, ang rap skills. May mga kakaibang flow si Sinyo sa mga nagdaang laban niya pero lalamang si Shernan sa kategory na to. Kasi mas nasa-showcase niya yung iba't ibang skills sa rap battle. Kaya niya mag-double time tapos gumagawa rin to ng mga unique at swabbing flow. Tratrata na game! Yeah! Eto na ba yung mga itinapat sa amin? Sure! Tato pero parang di ba kinerespetuhin? Sure! Mabibilisan nila pero utak di matuloy? Sure! Ha?
Kaya mo ba sabayan ng mga kataga habang ako'y nagmamahal ako na may naglalambing? Lambing! Makinig sa mga letrang humahawi ng buhay pagkat pag-ibig ko ay tunay at walang kahambing. Hambing, ha? Sumagupa? Alis sa lupa? Asahan mo na baby girl na di ko na muli papapayagan pumata ka mga luha? Ako'y demonyo, may sungay, pero puso ko ay umiibig ng todo. Nawalaman mo ang mga kataga ko ay magsisipi pangalip at mata sa mga loko. Hingin ko yung kumay sa iyong inay. Gagawin ko ang lahat para ibigay. Di kita pagpapalit kahit sa tisay. Gusto namang umagaw, uuwing pilay. Para sa pang-anim na kategory, Freestyle Ability. Ito malinis na kay Shernan to dahil isa sa mga nakatagong armas ni Shernan sa kada battle ay yung husay niya sa pag-freestyle. Oo, written format ang flip top pero malaking advantage pa rin kapag may ganitong abilidad ang isang MC. Kasi kung sakali man na makalimot sila ng linya ay makakapag-freestyle muna sila hanggang sa mahugot o maalala na ulit nila yung kasunod na linya. Sa ganung paraan ay naiiwasan nila ang pag-choke. Old school rap, the best para sa akin pero yung ganyang attitude hindi ko hinangaan. Tangin na, choke to deadly. Hindi, kaya ako gumaganyan, idol ko si Elvis Presley. Go, go. Akala mo nag-choke? Gago, meron akong aaminin. Di ako nag-choke, tanga. Nakalimutan ko nang isusunod kong sasabihin. Galit na galit. Sa pangpitong pahina, ang rebuttal. Isang kategorya na naman na mahirap mamili kung sino ba ang lamang. Pareho tong mahusay mag-rebat. Si Shernan, kung gugustuhin niya, kaya niya mag-rebat ng higit sa 5 sa kada round. Si Sinyo naman, mas madiin kapag nagbalik ng linya. Kung tutusin, pwedeng tabla sila dito eh, pero kung pareho silang naka-A game at kondisyon sa pagbalik ng linya, tingin ko mas pupuntos yung mga rebattal ni Sinyo, kaya siguro sa kanya muna natin ibigay yung kategory na to. Pero uulitin ko ha, pareho tong nakikipagbalagbagan sa pagbabalik ng linya. Hindi lang kita trip, di ka lang pasok sa panlasa ko. Bitter na agad? Grabe! Ako pa bitter, kayo tong di makamove on sa nangyari. Oo, sinabihan kita ng bitter. Pero di dahil sa hindi ka makapag-move on. Sinabihan kita ng bitter kasi mapait ang sasapitin mo ngayon. Sa battle nila na Flick G, siya na daw mananalo. Magiging 4-1 lang to pag isa si Shay Saurado. Tsaka 4-1 ako kay Flick? Oo, totoo. Ito 5-0 sigurado kasi di ka nakasama, Saurado. Puta, tapos na! Ribat pa lang! Tapos na! Live! Hindi natin may tatanggi na pangmalakasan ang performance ng bawat isa sa kanila sa taas ng entablado. Hindi nagpapalamon sa kalaban at palaging ramdam yung presensya nila. Kaya siguro pwede natin tong ibigay ng patas dahil sigurado walang magpapasapaw sa kanila. Tingin kong isang strength ni Sinyo ay yung lakas ng karisma niya sa crowd. May ganito rin naman si Shernan pero aminin man natin o hindi, isa talaga si Sinyo sa may pinakamaraming taga-suporta. At magagamit niya yung advantage na yon para makakuha ng magandang momentum at maging epektibo yung mga baon niyang sulat. Isa pang strength ni Sinyo ay yung husay niya sa pag-construct. Simple lang siya bumuo ng bara, hindi na kailangan ng mahabang detalye kaya madali itong nakukuha ng mga nanonood. May mga sulat pa nga siya na one-liner lang pero pang diinan pa rin. Syempre, hindi mawawala sa strength ni Sinyo yung pagbabalik ng linya. Pag ito nag-init sa pagre-rebat, pwedeng mabaliwala yung malalakas na linya ng kalaban at maging one-sided yung battle. Isang halimbawa na lang dyan yung battle niya kontra kay Shay. This is not a winning piece of shit. I just want to destroy your relationship! Si Sherna naman, syempre isa sa pangunahing strength niya ay yung pagiging creative niya sa battle. Asahan natin na may kakaibang gagawin na naman to. Bukod pa doon, delikado rin si Sinyo kapag lumabas yung OG Shernan dahil pwede nito maiba yung timpla ng laban. Strength din ni Shernan yung rebattal. Sabi ko nga kanina, kaya nito mag-rebat ng higit sa 5. At pwedeng makakuha yun ng magandang momentum sa pagbubukas niya ng round. At bukod pa doon, nakakauga rin to ng kalaban. Idagdag pa natin yung taas ng kumpiyansa ni Shernan kahit sino pa yung kaharap niya. Ilang beses na rin niya na ipakita sa atin na kahit siya yung underdog sa laban ay nagagawa niyang mabaliktad yung senaryo at dahil yan sa taas ng kumpiyansa na meron siya. Mali ka ng sinipat! Magugulat ka sa sulat ko, Oakley. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung share na inaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng All Gods. Pinalabas na si Loki! Sa
Sa weakness naman, eto isang mabilisan lang. Ang nakikita ko lang na pwedeng maging weakness ni Sinyo ay kapag hindi siya 100% handa, yung tipong makalimot o mag-stutter sa laban. At kapag nangyari yon, sigurado matatabunan siya ni Shernan. Sa kabilang banda, ang pwede naman maging weakness ni Shernan ay kapag hindi naging epektibo yung mga gimmick at baon niyang sulat. Kapag gano'n naman ang naging senaryo, sigurado na mayayari siya sa lakas ng karisma ni Sinyo at pwede maging one-sided yung bakbakan nila. Pero sa tingin ko, maliit lang ang tsansa na mangyari ang mga yan dahil parehong gigil ang dalawang battle MC na to. Si Shernan, alam naman natin na gusto talaga niya makalaban si Sinyo sa 1-on-1 kaya malamang hindi niya sasayangin ang pagkakataon na to. Si Sinyo naman, sabiktong bumawi mula sa pagkatalo noong huling laban niya. Tsaka matatandaan na tinalo rin nila Shernan at MZite sina Sinyo at Tipsy din noong 2017 2x2 Finals. Kaya malamang isa rin sa misyon ni Sinyo ang mabawian si Shernan. At ayan niya ang ating battle preview sa paparating na laban ni Sinyo at Shernan sa Vuelta Balentong 11. Makaisa na kaya si Sinyo kay Shernan o madadalawa ni Shernan si Sinyo? Abangan nating lahat yan mga tol. Kung kayo ang tatanungin ano ang opinion at prediction nyo sa bakbakan na to, pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel.